Pera din ang member. Wala yung mga member. Ay, 11 yung member niya. Ah, dami yung member ng committee dyan sa Senado. Pinakamahina ay 12 o 15 ang senador ang member ng isang committee. Pero pagka hindi nila gusto ang hearing at ayaw nila yung topic, walang dumarating. Chairman lang. O, di ba? Pero pag ito, Kibuloy, Duterte ang dumating, ay, nako, sabi ko nga sa inyo, ah, kahit may trangkaso pa yung senador, darating yan. Di ba? At tutulungan kita, Robin Padilla, ilalive ko pa pag ako dumating yan, kung kakayanin mo. Kung kakayanin mo. O sabihin naman ng iba dyan, ng mga mababaw ang kaisipan, oh Mike, ano ba pinagsasasabi mo? Paano lulutang si Kibuloy? Ay, may warrant of arrest. Eh, bahala siya. Di ba? Kaya nagkaroon ng operasyon, kaya mayroong court order para siya hulihin eh. Kaya nagpunta ang SAP at PNP dun sa kanyang kumpan para siya hulihin eh. Tapos ngayon nagre-reklamo sila, overkill, ano ha? Marahas. O di, para maging formal ang inyong reklamo, punta kayo sa Senado dahil ang inyong kakamping si Padilla ay gustong mag-imbestiga. O di ba? Hindi pa pwedeng press release yan. Hindi pa pwedeng puro statement lang. Kailangan marap kayo. At ikaw naman, Senador Robin Padilla, ipakita mo na kaya mo na imbitahan ang dalawang personalidad na yan. Ay, di ba? Okay. Anyway, nung Saturday, nag-live tayo. Di ba? Monday to Saturday, nagla-live tayo. Nung Saturday, ang nakasama natin ang live, salamat po, 8,226. 8,226 po yung ating nakasama ng live. Kasi ganun po yan. Hindi po bumababa ng 4,000 ang aking nakakasama dito araw-araw. Kumpormi ho kung available sila, hindi pagod sa trabaho, nakaka-interes sa ating topic. Pero itong topic natin ito, hindi ho ito pangkarniwa. Ito ay malaking balita at malaking issue na ating aabangan. Okay? Ito naman kay Roque. Balikan natin si Roque. Kasi si Roque ngayon, naiipit siya. Actually, ilang araw nang medyo tahimik. Ay, hindi katulad nung manakarang araw. Talagang kung ano nung mga intriga at paninira ang ginagawa kay Pangulong Marcos, pinagre-resign na nga niya. Wala na daw kakayanan at delikado raw ang ating bansa kay Pangulong Marcos. Yan ang mga banat niya. Di ba? Ngayon, nung pumutok ang kanyang pangalan, nakita yung papeles, meron siyang pirma doon sa Pogo Hub, sa Porac, Pampanga. At nakita yung kanyang executive assistant na may kinalaman doon. Ayun. Tahimik siyang bigla. At inami niya na kanyang staff o kanyang empleyado yung pangalang nabanggit. Okay? Pero nung ilabas ng ibang mga social media, ayaw ko na ilabas yung mga pangalan at mga mukha ng kanyang dating executive assistant, abay guwapo. Kasing guwapo ng Mike Abe. De joke lang, di ba? Guwapo. O, di ba? Yan ang tanong ngayon. Ngayon sasabihin walang Malaysia. Aba, tinatanong lang. Bakit napakagwapo ng iyong executive assistant? Diba? Ayun. Yung isang vlogger, grabe ito si Mike Cervera. Napanood ko siyang araw. Totoo ba si Roque mayroong diabetes? Ako natawa ko dun eh. Unang bulusok mo lang Mike, natawa na ako dun. Mike Cervera, vlog. Mike, natawa ko dun sa... Meron daw diabetes. Pag mataas ang diabetes, di ba kailangan dyan injectionan? O kaya pala may gwapong kas... Natawa ko, Mike, good morning. Nakakatawa talaga, no? Isipin mo, bigla siya, bakit ako, anong kinalaman nung diabetes sa Pogo at saka doon sa pangalan? Pero nung nasabihin niya, napapunta raw, nagbiyahe daw ng Europe, si Rocky raw ay may diabetes, kaya kailangan kasama raw na mag-injection sa kanya. Grabe ka, ha? Mike Cervera. At yung iba pang mga vlogger, laglag talaga. Natawa ako doon. Eh, di ba pag kami diabetes ka, ano sa tiyan, di ba? Nag-inject ka, di ba? Yung ano mo, alam mo, gamot tawag doon, pag mataas ang sugar. Ay mo kung ibang hiringgil niya yung gagamitin. kaya sumigaw si Roque, walang Malaysia, please! Huwag niyong lagyan ng Malaysia, please! Madudurog siya. Naloko na. Baka anong gagawin? Alam mo yung pupuntahan niya, Portugal, sa man yung pupuntahan niya, Ukraine? Di ba may gera sa Ukraine? Bakit siya daw pupunta? O nagpunta yata, basta nakalagay doon sa dokumento nakuha ng PAO. 2023. Isasama daw sa biyahe ng libre. Ililibre ni Roque yung kanyang executive assistant. Ano yun?
Sabi ni Amalia Mantens, ganon, nakakababa ng blood. Okay yun na. Ah. Bago yun na. Ah. Tama ba yun? Sino ba sabi? Nakakababa daw ng blood sugar ang gwapo. Bata, buti nila umaga, sabi nga nila, masarap tumatawa tayo pag umaga. Paano kayo, Harry Roque? Grabe. Nagkawindang-windang na itong mga DDS talaga, no? Alam niyo itong mga DDS, di ba? Yung isa, yung ibang mga DDS nila, manyakol, scammer. Ah, yun ang isang DDS na vlogger lang sa Amerika, di umano'y pumatay ng asawa. Nag-a-addict din. Ah, positive daw sa HIV. Tapos may mga sex video. Tapos si Roque, ganito. Anong nangyari sa inyo? Anong nangyayari sa mga DDS vlogger? Ha? Wala na kayong content. Nakasabog-sabog na kayo. Nasa na, paano ang reputasyon nyo? Ha? Mayroon pa dyang magkapatid na vlogger na nababakla sa akin yata dahil niungulan yung video ko, di ba? Ha? Manyakol. Ha? Parang may pagkabading ang mga dating. Scammer. Ah, may pagkakrimen, kriminal, tapos may mga vlogger na kinasuhan pa ni Trillanes, kasong kriminal, libelo, o di ba? Sabi siguro ni Duterte at ni Kibuloy, Diyos ko, ah, sabi siguro ni Duterte, oh, Pastor, Kibuloy, pala ko ba anak ka ng Diyos? Bakit itong makakampi natin, ang daming sabit? Hindi ba natin may salba ito? Naloko na. lahat may pagkakriminal ang dating eh. Pag hindi mga manyaki sa scammer, tapos ito naman, ah, nagkabuhol-buhol na kayo. Ako, marami namang babanat sa akin. Ah. Eh, kasi pinipersonal niyo ako eh. Meron akong may nagpuparoad sa akin ng mga video, pinipersonal ako kung ano, puro fake news. Ang ginagawa nilang mga kalokohan, ibibintang sa akin. Ah. Lahat ng ginagawa ng nilang mga mali, sa akin ibinibintang. Pinagbibintangan ng mga nagmamalasakit sa bayan. Ah. Yung ibang mga vlogger na nagmamalasakit sa ating bansa, hindi nila binabanatan. Ako, bakit ako lagi nila binabanatan? Ha? Hindi kayo makasakot sa mga tamang issue at legitimong issue sa akin topic? Bakit nyo ako binabanatan ng personal? Akala nyo, sa akin okay lang yan. Bahala kayo. Kayo naman nasisira, hindi sa akin eh. Kasi kilala ako ng mga tao. Mula pa na ako ay nasa mula ako magsimula sa broadcast. Wala akong bad record sa pagiging broadcast journalist ko. Kahit saan ako magpunta, sa Malacañang, sa Kongreso, Senado, sa mga korte, sa Police Department, at saka ho dyan sa NBI, wala tayong bad news na kinasasangkutan. Dahil hindi naman tayo ganun. Pwede lang tayong iharas ng iba. Talagang normal sa media, yung inaharas ka ng mga iba dyan pagka hindi ka nagustuhan o kung ano man. Pero normal yun sa buhay. Dahil lang broadcast journalist, ang isang mamamahayag, talagang everyday na challenge. Lahat ng iyong ginagawa, lagi kang sisilipan, lagi kang sisiraan, lagi kang hahanapan ng butas. Eh, 37 years na ako dyan, kaya sanay na ako. Kaya yung mga DDS vlogger, inaaraw-araw ako at pinipersonal ako kung ano mga binibintang sa akin. Kasi yun ang kanilang gawain. Kaya ibinibintang sa akin. Na wala naman silang maipakitang pagpapatunay. May pagkalibelo pa nga, pero di ko napapatulan niya ngayon. Bakit magpapasikat pa? Ah? Pasisikatin pa natin ang mga yan. Wala naman sa hulog. Ha? May pagkalibelo, oy. Cybercrime law. Ha? May pagkalibelo ang inyong mga ginagawa laban sa akin. Ha? Akala nyo, hindi nakakarating sa akin. Maraming nagpo-forward. Yung mga nakikinig sa inyo, nakikinig din sa akin. Ibinibigay sa akin yung